registered nurse, midwife, teacher. Diba? He's also a PCCI Human Resources Development Foundation Director ng Philippine Chamber of Commerce. Chairman on Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. And Chairman Emeritus Entrepreneur Guru. And most importantly, husband of Dr. Roselyn Balita, LMT, and a former CEMT. Let's all welcome Dr. Carl Balita. Hello, thank you very much. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Sorry to disrupt your raffle. No, but I think hello. Hi, hello. Yeah, thank you. Okay. I'd like to share with you some message in behalf of Dr. Aline, who is my manager for this engagement. Okay. Samantalain ko po yung pagkakataon na i-congratulate kayong lahat for having survived. Nabuhay po kayo ng 9 months. At hindi natin alam kung saan pa tayo dadalhin ang pandemyang ito. But one thing is for sure, what does not kill us will make us strong. Ang hindi nakapatay sa atin, gagawin tayong mas matibay. At kung hindi po kayo pinatay ng COVID, sigurado ako, pinatibay kayo ng COVID. Yes. Mayayaling tulad ko ang pandemyang ito sa isang mahabang biyahe na kung saan nagkakaroon tayo ng isang stopover. Ang stopover na ito ay sa isang mahabang biyahe ay pagkakataon natin na magpahinga. Nung una, akala natin pahinga lang ang pandemya, pahinga lang ang quarantine. At sa stopover na to, alam nyo, pag mahaba ang biyahe nyo, tag-stopover ka, bababa ka, mag-toilet, mag-stretch, hihinga ng malalim, mag-jumping jack. At dito natin natutunan to go back to the basics, itong pandemyang ito. At mapapansin ninyo, sa isang stopover, may mga nakikilala kayong tao na hindi nyo namang kilala. At magamat ako tayo sa isang stopover dahil hindi natin alam kung nasaan na tayo, nakakakita tayo ng mga strangers na nakakausap natin para matanong ang mga tanong na, nasaan na po ako? Tama po ba dinadaanan ko? Saan po ba mas magandang daan? Pero yung taong yon na tinanong mo, may tatanong din sa'yo. Ang tanong, isang ka ba kasi papunta? Kasi hindi niya pwedeng sabihin sa'yo kung gaano pa kalayo ang biyahe mo o kung saan mas magandang daan kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan kung saan ka papunta. At sa isang stopover na ito, ang sinasagot nating tanong ay, saan nga ba tayo papunta? Opo, ako po yung may-ari ng Carl Balita Review Center. Mamaya na po kayo magkwentuhan. Sandali lang po ako. Okay, mag-alala. Sa stopover na ito, marami tayong naging reflection. Pari nating itanong ang ati sa ating sarili, saan ka ba talaga papunta? May magpapamasahe pa ba sa'yo? May spa ka pa ba? Maganda pa bang negosyo ang spa? Meron pa bang magtitiwala sa'yo? Saan ang mas magandang daan? Ito nga bang daan na to ang tamang daanan mo? O nagagamit ka ba ng shortcut na mas delikado? O dadaan ka sa mas malayo na dinadaanan ng lahat? Saan mo gustong dumaan? Ito po yung mga gusto nating maging analogy or maging representasyon ng pandemyang ito sa buhay natin. Saan na ba tayo papunta? Nung una, tease-tease lang tayo. Ang Pilipino may ginuulit-ulit ang salita. Tease-tease. Pangalawa, para-paraan. Pangatlo, diska-diskarte. Nasaang bahagi ka na ng buhay mo sa stopover na to? Ikaw ba'y nasa tease-tease pa din after 9 months? Ikaw ba ay para-paraan pa rin after 9 months? O ikaw ba'y dumidiska-diskarte na ngayon after 9 months? The thing is, pagdating po ang 2021, ano po ang kinalagyan mo ngayon sa stopover na to? Dahil babalik ka na sa sinasakyan mo, pero sigurado ako, nakapagpahinga ka, nakapag-stretch ka, dala mo ang basic mo sa susunod na parte ng biyahe, alam mo kung saan ka dadaan, dahil alam mo kung saan ka papunta. Sa ganang spa business or massage business, ako po ay addict sa massage.